up mga kadaldal, welcome back. So ito na nga mga kadaldal, ito na talaga yung ating santo for today. May bobo sila sa labas. So ito na talaga ang ating santo for today, ang August 25, 2022. Ito ang santo natin talaga ngayong araw na ito, na ipapakilala ko sa inyo ang talambuhay ni August 25, 2022, ang talambuhay ni San Luis de Ford. Ay, ano ba to? D9 pala. 9. Kasi, wal sa ka-X. Di ba 9 yun? Ano ako sa math? Sa mga ganyan. Hindi ako magaling sa math. So, ito na tayo ay ang talambuhay ni San Luis de Ford. Ayan. So, ang kanyang talambuhay ay ganito. Di pala ako titingin sa lens. Ayan. Lalabing isang taon pa lamang si Luis nang mamatay ang kanyang amang si Luis 5, 6, 7, 8. Luis the 8. Ang hari ng Pransya. At siya'y lumaki sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang inang si Reina Blanca ng Castile. Si Haring Luis D9, 1215, 1270 ay naging ulirang hari. Ginawa siyang tagapayo ng ibang kaharian. Sa pagmamahal niya sa katarungan at sa batas ng Diyos, sinupil niya ang pagmamalabis at paghihimagsik ng mga prinsipe. Ipinagtanggol ang maralita at nagtayo ng ospital para sa mga bulag. Sa kanyang kilos sa loob at labas ng ospital, ay ng palasyo pala, ipinakita niya sa lahat ang pamumuhay na sang-ayon sa mahal na kalooban ng Diyos. Nagkaroon siya ng 11 anak. Wow, ang dami. Kay Margarita ng Provence. Grabe, ang dami niyang anak. Bilang pasasalamat sa kanyang paggaling sa isang malubhang karamdaman, pinamunuan niya ang krusada sa Palestina. Dito, nagtiis siya ng gayon na lamang. Nabihag siya at nagkasakit na siya niyang ikinamatay nang malapit na sila sa bayan ng Tunis. So, ayan po ang talambuhay ng santo na si Luis, day 9. So, St. Louis, the 9th, please pray for us. So, ang aral ngayon ay, ang aral, kung ikaw ay padadalhan ng Diyos ng mga kahirapan, tanggapin mo ng buong pagtitiis at pasasalamat sa Diyos. Kung kasaganaan naman ang ipapadala sa iyo, pagpasalamat ka at huwag mong gagamitin ang kanyang mga biyaya na panlaban sa kanya. Magkumpisal ka ng malimit at pumili ng isang banal na kompesor. San Luis the 9. Ay, kailangan lagi palang magkumpisal. Yan, ako soon magkukumpisal na ako. Marami akong kasalanan. Lahat naman tayo nagkakasala everyday, di ba? Kaya, ang last na kumpisal ko is February pa this month. So, at least, ang kumpisal naman talaga natin, at least talaga every week magkumpisal tayo. Kapag may nagsisimba tayo, magkukumpisal talaga tayo. Kaya lang minsan talaga, sa sobrang kulang ang ating kaparean, sobrang napaka-busy ang ating mga pare, dahil talagang meron silang schedule sa pagmimisa,
eh, hindi talaga kakayanin ng isang pari na every Sunday ay mayroong kumpisalan. Pero alam ko, nag-i-schedule ang ibang simbahan na meron talagang everyday may kumpisal. Sa Baclaran, alam ko may kumpisal dyan eh. Every hour, sa Quiapo, yung malalaking simbahan sa Manila. Meron talaga dyan, everyday, mayroong kumpisal. Sa Baclaran, nakakatuwa ang schedule lang kumpisal nila dun eh. Kasi makikita mo sa number, kung may tao na sa loob, eh, alayo naman kasi. Alayo. Kaya, dito sa mga probinsya, nagkakaroon talaga ng schedule. At least once a week, mayroong talagang kumpisalan. Pwede ka magkumpisal. Kaya ako, ang tagal ko nang hindi nakapagkumpisal, last February pa. Kaya, sisikapin ko talaga ngayong week, makapagkumpisal ako. Kasi, yan, kailangan natin yun eh. Magkukumpisal talaga tayo. So, ito nga, yung sabi ng Santo, na kailangan nating magkumpisal. At pumili tayo ng isang banal na kumpisor. O, ito siguro yung ibig sabihin, yung pare, siyempre, lahat naman yan, banal naman sila, lahat talaga. Pero ako, ayoko talaga magkumpisal sa pare na kakilala ko. Kasi nahihiya ako. Gusto ko, doon sa hindi ko kakilala, doon sa malayo, kung pwede lang ako pumunta ng Baclaran, hindi ko naman kilala yung mga pare doon. May kaibigan nga akong pare, gusto ko magkumpisal sa kanya, nahihiya naman ako. Ayun lang, para sa akin lang ha, pero sa iba, pwede naman. Meron nga akong kakilala, yung tatay niya, napanood ko pala sa Facebook, yung tatay niya, nagkukumpisal siya sa anak niya. So, hindi naman talaga tayo dapat nahihiya kapag nagkukumpisal tayo sa pare. Kasi, hindi naman nila natatandaan yan. Saka, hindi nila pwedeng ipagsabihan. Siya lang ang nakakaalam yan at ipinagpipray niya yan sa Diyos. Kaya, huwag ka mahihiya sa pare. Ako, nahihiya lang ako talaga. Kasi, hindi naman ako pwede magkumpisal ng online. Kailangan ng personal talaga. Ayun lang. So, sa mga Katoliko dyan, kailangan natin magkumpisal. Ito nga ha, sa aral nga dito, panatilihin daw natin magkumpisal palagi. So, yun. So, see you tomorrow sa ating next Santo for tomorrow. So, muli, ako po si Misiel Kadaldal, proud Roman Catholic. God Jesus bless you. Mama Mary loves you. And San Luis the 9th, please pray for us. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Thanks for watching. God Jesus bless you. Mama Mary loves you. Bye!